Okay, Yan. Explain to our viewers, Yan Bill, how to reach this beautiful, beautiful Mount Magdok. Hello, guys. Welcome to Mamita's Lakotcher Channels. Now, we are here in Magdok. So, if you're from Cebu City, you need to ride south of Bus Terminal going to Naga and stop over Rikyo, then going to Kantauan, Barangay Kantauan. So, and then you can let those Habal driver to drive you in here, and then how much is the fare, Yan? Mostly like 50 pesos to 100. Okay. Going up. Yes. Then how about if they want to go down na tapos pagod na, hindi na sila pwedeng bumaba by trekking. So ano, may mga habal-habal din ba sila? Yes, there are occasional, but there is no permanent habal-habal driver to come here. Can they have breakfast here? Yes, they have this hostel can offer you breakfast like coffee or as well canteens. What's the best time to come to this place? The best time is night time. Why? What's with the night time? Ano meron? Night time is there's a more stores, there are more foods here, so, having like suba, yama, ano tayo, tuslubuma. Is it safe here? Like siyempre ngayon, pandemic pa rin, no? Yes. Wala bang curfew dito? There's a curfew but with strict guidelines. Pero walang video okay dito. We have a sounds music. We have the music like a festival. Ang maganda kasi malaki ang space. So if you can pwede ba ang car dito yan? Pwede. Yeah, they can park the cars here and there's tables here, can put some stalls here and then until go there. Okay. What's the name of this place again? Mount Magdok in Naga, Cebu City, Kantauan. Okay, thank you very much, Yan. Thank you. Awesome view. Look at the view. Okay, mga kalakotsera. It is ang first one-on-one interview ko I made on my YouTube channel was the queen of Sirao Flower Garden. She was my first subject of an interview, si Elena Sichua. Maria Elena Sichua. That was magwa 1 year na ngayon. The second lady na naging subject ko for interview was by the way, si Elena is the owner of Sirao Flower Garden. The second lady na naging subject ko rin ng interview was Mrs. Oliva, the owner of Buntod Camp Bar, who just recently had their first anniversary. Ito, si Marian din na nag-invite sa akin puntahan yung lugar na yon. Buntod, Mrs. Oliva, upon your request, nagsama na rin kami ng anak mo. Ang anak ko. I just cannot promise, no, kay Ingon Manggod niya yan nga, the next time I'll visit, after the 40 day, namatay ng husband niya. Later na lang, okay. Gusto niya nga magkasama daw tayo. Mrs. Oliva, to, nandito na si Marian. And the third, also was my best friend from high school, si Shirley Reyes, when we were in Talisay, enjoying the lechon there in Talisay. So it goes to show na ang binibigyan ko ng venue or platform for my YouTube channel ay yung mga persons who have fascinating characters and have story to tell. Like Elena C, ang buhay niya as a international flight stewardess and being the owner of Sirao Flower Garden. Si Mrs. Oliva naman, ang kanyang project niya, yung Buntod Camp Bar. Si Shirley naman, being an empowered woman dahil napagpatapos niya ang kanyang anak, considering na she was a single parent. And this time, I am so honored and privileged to sit down with me. Ang anak ko. Si Marian, before I usually address her
as my second daughter. That is not fair to say. I stand corrected. She is my daughter, not the other daughter, because she is special. Isa sa pinaka-importanting kaganapan ng buhay ko, why I owe so much gratitude kang Marian, is when my mother died. I think I have said this, pero post lang yon. It was just posted online, but this time, verbally, sasabihin ko. Ang last appearance na mother ko while she was laying down sa morgue, si Marian po, mga kalakotsera, ang nag-make up, ang nag-dress up. Just imagine, sa loob ng morgue, hindi sa hospital or sa isang lugar na convenient, sa morgue na napakasakit sa mata dahil sa mga medicine. Pero tuniis po yun ni Marian. She wanted my mother to look fabulous because she knows very well the lifestyle and the character of my mother. So, siya talaga ang nagbihis, nag-asikaso, nasisiguraduhin niyang maging maganda si mama on the last day on earth niya, sa physical at sa earthly life niya, magiging maganda siya sa tingin ng mga taong magbibigay sa kanya ng last visit. And I owe her a lot sa pamamagitan ng isang napaka sagrado na gawa na she made my mother look beautiful on her last day on earth. Ladies and gentlemen, my daughter, Marian. Hello. Yan. Trivia tayo. Bigyan mo ako ng idea, for our mga viewers, kailan tayo nag-meet at paano nga naging anak kita? Saan tayo nag-meet? Sa recollections mo lang. We met at Quick Spar. Omart pa yung dati, di ba? Oh. So, maraming makaka-relate. Okay, sa Omart. Sa Omart. So, ngayon, Quick Spar na. Tapos, we're just disgusted. Meet in disguise. It was a blessing in disguise kasi may mutual friend kami nga nagpakilala. Although actually siyang nauna kong na-meet. Una-una siya, kaya lang it was fleeting moment, but yung talagang to sit down and be together, it was how many years ago yan? Around way back on 2013, like 8 years ago. At ang nakita ko sa kanya is a very determined personality, at saka isang impeccable na character niya talaga is the gift of public relation. Marunong siyang makisama ng tao. So, to the extent na sobrang niyang kabaitan at sa pakikisama, she tends to be abused by most, but I think this time hindi na. Kasi alam na niya talaga kung ang intensyon ng tao, but talaga dumaan din siya sa being nagamit, ginamit, inabuso, naabuso ng mga taong mapagsamantala. Kaya lang, along the way, you really have to learn your experience. Indeed. But she never gave up. And she, in fact, naging mas mabuti ang pagkatao niya dahil alam na niya kung paano talagang ibigay, kung sino ang dapat, karapat-dapat bigyan ng tiwala at pagmamahal. Yan. O sa man, ano ang first impression mo sa akin noon? Well, si Mamita, Italian. He palagi siyang nagsasalita ng Italian. Italian, because of my long stay in Italy. Tapos? Tapos yun, kapag kadugo mo talaga, then magka-vibes kayo. Then we started meet each other na, travel each other, hanging bar everywhere around Cebu City. Uh-oh. And then to come to it na like other days still together. Yes. Go ahead. And we travel often, like it's not far but closer here in Cebu because I'm working. Nagtatrabaho siya. Isang mga kalakotsera, lalo na sa member ng LGBTQ. Ang buhay ni Marian is very inspiring. Kasi nga, she came here to Cebu not knowing pa talaga kung ano talaga ang plano niya sa buhay. All what she had na tools niya is skills. Kasi skilled eh.
skills, courage, at saka yung talagang isa talagang very distinct sa ugali niya, yung magandang makisama, yung makisama sa tao. Isa, kasi sa daming member ng LGBT na kilala ko, siya lang talaga ang masasabi ko, aside from Yupe na anak ko, yung sister niya, ang masasabi ko talagang sa pakikisama, masasabi natin wholeheartedly, authentic, and real. Of course, may mga common friends si kami. Nandyan si Doydoy, nandyan si, sino pa mga ito na? Si Doydoy, si Ryan, sino pa mga? Si Aldi. Si Aldi, si Angel, si marami ba? Kaya lang talaga si Doydoy, si Mitch. Belated happy birthday, Doydoy. We love you. We miss you and we love you very much. Kaya lang, kasi kami, matatawag talagang pamilya kasi naging pamilya ko talaga sila. In fact, mas kilala pa nila ako kaysa ng sarili kong pamilya. Kasi napu-pour out ko sa kanila ang aking sentiments at saka we have time to be together. At natanggap nila ang kaluka-luka ko, ang mga extrinsicities ko. Kasi mahirap akong pakisamahan. Pero talaga, pinagtiyagaan talaga ako ni Marian at ni Yupi. Kasi mahirap nga talagang si Mamita. Kasi nga, alam mo naman, marathon kong uminom. True. Pag uminom, parang wala nang bukas. At saka, siyempre sila nagtatrabaho, dinidisturbo ko sila. Kaya nga, napakaswerte ko kasi mataas ang pasensya nila. Yan, anong advice mo sa mga LGBT natin, lalo na yung mas nakakabata kayo ngayon? Kasi ang ibang ang mga bata kayo, napansin ko, iba yung time ninyo ha, ngayon gusto nila niya, napakadaling makuha ang success. Ano ang advice mo? Para sa akin, wala namang shortcut for success, diba? You need to learn from your experience, you need to mingle, realize everything kung I'm not saying committed a mistake is wrong, but you need to learn from that mistake. So in that one, you will evolve, starting to realize everything. You need to weigh everything, what is right and wrong. Okay. Not like you decide immediately for a one-time pleasure, one-time luxury. Okay. You need to look forward for a long term. Okay. Long term investment, long term. So dapat talaga mag-invest ka sa friendship. Yes. Okay. Friendship is most important because of that you can rely with them, like okay. Your sentiments, your emotions, you can tell them. Okay. You cannot hold by yourself. As long as you are with your friends, you can tell your heartaches, emotions, okay. What you feel, then you feel good. Yes. But you need to select. Go ahead. Sige, tapusin. Go. Yeah, you need to select the person that you want to share with. Okay. Isa pa, iba na ang status ng anak ko ngayon kasi she is already in a permanent relationship with her partner, yung taga-Finland. Finnish. How do you describe? Husband na ba? Wala pa man formal. In a relationship. Oo. Say something about your fiancé. My fiancé is supportive. Mention the name. My fiancé is Johnny Kitupaika. Kitutapaika from Nokia. Finland. How long have you been together? We've been for almost 4 years together. Oh. This coming March. April 6th. So like half 3 years and a half. So how's your life being into a relationship with a partner? Ikumpara mo sa life noon na single pa ka and ready to mingle. Well, you need to decide not in your own self naman. That's one of the goals in a relationship that you need to consider his decision. Okay. You're not like a self-made decision lang. Okay. You need to weigh everything now because you are together, you are developing your future together, okay. Plans together. Okay. If there is wrong conception, then yeah. We need to avoid that things na ma-miscommunication lang. Okay, yan.
Ano ang advice mo, kasi maraming sa LGBT natin, sa community natin na also longing to have a partner na foreigner. Kasi ang kapatid mo, married na rin siya, nasa United States. Ikaw, you have a partner here na foreigner din. Ano ang ma-advise mo sa mga kapatid, sa mga sisters mo sa LGBT community in order to maintain a healthy relationship with a foreigner? Hindi, foreigner muna tayo kasi yan ang relationship mo meron ka eh. Yes. So anong maki-advise mo? For me, it's hard talaga. There's a lot of differences from a Filipino to a foreign man. In your case, yes. Finish. Oh, yes. Sige, ano? Para sa akin, for example, yung food, type of food, hours, and habit nila, you need to match as well, okay, the same time. Because, for example, the typical natin na kinakain, hindi nila kinakain. So, and they prefer different foods. So, you need to weigh everything which is best for both of you. Okay. Ano pa? Like, halimbawa, when it comes to finances. Finances, importante yan. Kasi misconception, yes. No? Alam mo, one thing I'm very proud sa mga anak ko, sa dalawa kong anak, ha? Kang Yupe at kang Marian. They are in a relationship with a foreigner, pero hindi sila binubuhay ng partner nila. Kasi, itself, by themselves, may mga sarili silang trabaho, mga established career, women na sila, hindi nilang ginawang pasaporte ang makipagrelasyon sa foreigner para ma-uplift ang standard ng living nila. Sila, in fact, kang Marian, siya pa man in most cases ang bumubuhay ng mga foreigners na mga karelasyon niya noon. At sa pagkakaalam namin yan, ha, siya pa, at yung si husband, ang partner niya, tinulungan niya muna yan ng how many months yan, no? Just a few months. Few months bago talagang makarecover, kasi nga pinagsamantalahan siya ng isang miyembro din ng LGBT noon. Inubos ang pera niya at nang wala-wala na, inabandona na at pinabayaan na. At nakilala nga niya si Marian. And now, both are living peacefully with commonality of respect, independence, and love for each other. Now, Marian, laro tayo. May laro tayo ngayon. Ang okay lang, ha? Ang title ng laro natin is Go or Pass. Okay. May itatanong ako sa iyo, tapos pwede kang, pag sinabi mong go, sasagutin mo. Pag pass, no comment. Hindi mo siya sasagutin. Pero pag sinabi mong go at sasagutin mo, bibigyan kita ng 100 pesos pag go pero sagutin mo. Okay. Pag hindi mo naman sinagot, bibigyan mo ako ng 100 pesos. Okay ba? Ha? Okay ka? Okay. Nasa camera ka. Hindi ka na makapag-deny kasi naka-camera. Hindi na ma-edit to. Okay. So, ulitin ko mga kalakot. Ito po ay laro lamang pero may halong katotohanan. Okay, ito po ang mechanics natin. May itatanong ako kang Marian. Isang sitwasyon. Tapos, two choices siya. It's either go siya o pass. Pag when I say go, sasagutin niya yung tanong ko. Pag pass naman, hindi niya sasagutin. Pag go, bibigyan ko siya ng 100. Pag pass naman, siya naman magbibigay sa akin ng 100. Okay? Okay ba tayo yan? Okay. Siguro mga few questions lang. Okay. First question. Game. First question. Isang bangka, nasa gitna kayo ng bangka. Tatlo kayong pasahero. At palubog na yung bangka kasi ang kaya lang talaga ng bangka. Dalawa lang. Sa tatlong iyon, isa ang itutulak mo para mabubuhay kayong dalawa. Okay. Sino ang itutulak mo? Mga kalakot sila kasi ang i-mention ko ng mga names kilala niyo. Okay. Ito na ang bangka, papunta na kayo ng, sabihin na natin papunta ng
na Lusuan Island ay malakas ang alon. So, yung bangkang yon ang kaya lang talaga para makatawid papuntang Lusuan ay dalawa na lang. Dapat itulak nila ang isa para talaga makatawid sila at hindi sila malulunod silang tatlo. No? So, tatlo silang sumakay, no? So, ang tatlong pasahero na yan ay ito, mga pangalan. Si Marian, si Yupe, at saka si Angel. Okay. Ngayon, broadcast natin to sa nationwide ha, at saka worldwide, maraming makakarinig nito. Sa ganong sitwasyon, Marian, sino ang itutulak mo para makatawid kayo sa Nalusuan? Okay. Si Angel o si Yupe? Pass or go? Pass, oy. Bibigyan mo ako ng 100. Oh, bigyan mo ako ng 100. Hindi niya kayang sagutin. Hindi niya kayang sagutin ang tanong. Kasi yung dalawang yon, mahal na mahal yon, mga kapatid niya yon. Si Angel at saka si Yupe. So hindi niya masagot kung sino ang kanyang itutulak. Okay, next question. Pass or go? Itong question na to. Sa bahay nyo, nandyan si... Okay, mga kaibigan, ito po, ito usap, joke lang to ha, so huwag masyadong seryosohin. Ito, to give you an idea, si Angel at saka si Yupe, mga mahal niya talaga yon, mga taga Bohol, mga kapatid niya na membro din ng family ng namin, because actually tatlo yung anak ko, but ang closest to my heart ko yung dalawa, si Yupe at saka si Marian. Isang tanong pa yan. May partner ka na ngayon, masabi mo nga fiancé, no? Yes. Nakipagtalik ka na ba sa ibang lalaki recently kahit may partner ka na? Yes. Pass? Hindi ba? Pass or go? Go! Go. Ako, ako magbibigay sa kanya ng 100 kasi sinagot niya. So, yun mga kalakwat sa Sarah. So, bibigyan ko siya ng 100 kasi sinagot niya yung tanong na kahit na may fiancé na siya, nakikipagtalik pa rin siya sa iba. Ay, ito Marian, ano ba talaga ang setup nyo ng fiancé mo? Alam ba niya na... Hindi. Paano? Ano ang dynamic? Paano? Para hindi niya malaman. Ano ang ginagawa mo? Wala. Ha? Hindi ba niya malalaman yun? Well, hindi naman. Hindi makakaintindi yun kasi Finnish, naka-English lang yun. Kahit nga i-post ko pa to, i-public, hindi naman palagi. Hindi naman. Yung mga unexpected lang events. Unexpected events. Hindi lang talaga, Unexpected events. Yes. Pero kayo, kumusta ang sex life ninyo ni Johnny? Okay lang. Pero kasi alam ko talaga yan, napakamalibog mo noon eh. Ngayon medyo kalma-kalma na. Kalma na. May control na sa life. At saka, magaling to sa kama? We're not getting any younger. At least ngayon talaga, pag makipag-sex ka, alam mo na parang pang-release lang ng stress. Dahil busy ka. Yeah, ganun. Parang ganun. Ano yun? Mga baby boys or what? Depende sa sitwasyon. Charot. It depends on the situation. So when was the last time you got laid? Ako mga question yun. When was the last time you got laid? Dito ba? Dito. Kasi alam mo mga kalakot sir, ang ganda talaga ng lugar. Pag dito, kasabi nga ni Marian, mamita, punta tayo, balik tayo dito, yung mga mga hapon na daw. Night time kasi marami daw mga
mga ano, mga baby boys yung nagdadala sila ng mga big bikes, tapos yun na mag ano lang, jam lang daw, inuman. Tapos sabi ko, ay ngayong panahon na to, kay hindi kailangan ng kiss, subo lang, no? Dahil may pandemya, di ba? Pandemya, mga kalakwatsera, bawal ang kiss, dapat diretso subo. Oy. Okay. Last question, Marian. Any message to your daughter, Yupe? Hi, girl. Hi, sister. Yupe, I'll really miss you. I'm looking to see you soon when you come here. I know you've been successful there. And we're always here with Mamita. We're all waiting for you. And you know, our full out support. Yes. And I know you're happy where you are. And I know you are happy with us, what we are right now. Stay safe, always. And always take good care. I'm happy that you met the right person for you. And the person of Ken. Message natin sa mga member natin sa LGBT. For me, sa LGBT, you need to strive hard for your own self before others. That's the most important. Love your family, because your family is the most fundamental, or the strength that you can get from there to become who you are. Okay. Because without their faith, I know some people, some LGBT parents did not accept, but be strong, be with the right people. Surround yourself with the right people. Yes, surround yourself with the right people, and also spread love and be confident about who you are, and then that's it. Ayan, curious ako sa political view mo ngayon. Sa ngayong masyadong heated talaga ang heated sa social media ang mga balitaktakan tungkol sa kung sino dapat butuhin. Ano dapat ang maging ugali ng mga butante, lalo nang yung ginagamit ang social media in venting their views? Ano dapat ang magiging, how do we have to deal with our political views sa social media tungkol sa ating opinion, kung sino dapat ating suportahan sa tatakbo, sa pagka sa any government position, anong dapat ang atin magiging pag-uugali, ang atin, how do we conduct our manners, our character in using social media as a platform in venting our opinions, no, tungkol sa ating political views? For me, there is a bad idea with bending your opinion to social media, because voting presidentials or candidates is your own opinion. Dapat respetuhin. Yes. It's not against, it's not saying that you cannot use or social media for your own purpose, but you can spread the good news of what they have done, okay, not against or contrary from the other party. O siguro dapat hindi magalit kung iba ang opinion nila. Yes, dapat hindi gala magalit. Dapat respetuhin ang kanilang opinion. If you really support the right candidates, you need to put some good output of what she or he did, not against of other partylists, because other might have intuitions that you are pushing yourself to the limit na it's beyond your control. There's 100 million people around and almost 60 million voters capacity for that one. So you're just only a dot. Yes. So don't strain your relationship among friends if you have different views, no? Imagine you can only vote once. Once. Only vote one. But one vote can make a difference. Yes. Let's say you are voted for that one, but you cause depression, stress in your own exactly. Self. Yes, exactly. If you spread hate. Yes. No? What happened for the past decades, we can vote without social media. Wala pang social media. Keep ourselves, because that is what we know. We decided by our instinct, what we know for the person, the contribution themselves. Okay. Also, you can say good news or bad news, but I think for those people, political analysts, I think they're good to say good and bad news, but again,
It's your own opinion. It's your votes. Oh, ikaw mismo, you do your research, no? Yes. Maging open-minded. And by the way, si ang anak ko si Marian has her own channel also, ayun, Queen Mamang. You subscribe also to her YouTube channel, ang Queen Mamang. And one thing na I'm very proud with my daughter, to this day, kahit na may mga achievement na siya, she never changed. She is as always as dependable, always as reliable, always as responsible. Anak, no? As I said, it is not fair to say na she is my other daughter. She is my daughter. Ladies and gentlemen, my daughter, Marian. And always subscribe. Don't forget to subscribe to my Mamita La Quatsera YouTube channel. Share and like the video. And I hope you have learned something from what we have discussed. And it is an honor, Marian, to talk to you. At least, ngayon, isa na namang pinag-usapan natin na very relevant about our LGBTQI, about loving ourselves, our family, about how to deal with our passion when it comes to election, partners, our family. So mga kalakwatsera, I hope we were able to impart some little, at least precious knowledge about everyday events in our life. Thank you, mga kalakwatsera. It's nice. Soon. See you soon and watch for my other feature. Okay? We love you. Bye.